Good morning sa inyo. So, ito ang ating bagong tutorial for today. Kung paano ba maglinis ng ating mga alagang feeders. Siyempre, kailangan malinis yung kanilang enclosure. Ito yung mga para sa mga CM size ko eh. So, andyan yan lahat. Nakatago sa mga karton. Pang CM to. Kaya sobrang liliit nitong mga to. Ayan, kung nakikita nyo lang na. Sobrang liliit. So, kailangan, siyempre, pinapalitan natin ng kanilang mga gulay-gulay, no? Uy, may malaki pa. Siyempre, bigyan natin sila ng fresh na pagkain. Kasi yan din ang kinakain ng mga alaga natin, eh. So, bigyan natin sila ng ano, para healthy sila. Siguro, next natin, itong mga pang-inch ko. No? Pero parang ubus na sila. No? Mga inch natin. So, kung ganyan guys, nakita nyo naman, medyo dry yung area. Okay lang yan. Pero, ang pag-maintain yan, so, kailangan lang natin ng tissue. No, if ever, basa yung flooring, no, pwede natin tuyuin. Kasi yan, pinagsisimula ng mga molds. No, tsaka kung anong bacteria. No, so, so far, so good to you naman sila. So, okay tayo ito. Good tayo sa mga pang-inch natin tarantula. Ito yung ating mga breeding. Medyo malalaki na itong mga to. Yan. Ayun, may egg. May mga egg sa baba. Yung mga egg nyan, sineseparate natin. Ngayon, oh. Kasi nakita ko sa isang video tutorial. Ang dami nito pag lumabas eh. So, mayroon naman tayong panibago para sa mga CM natin na alaga. Na? So, hindi sila magugutuman. Ito guys, nakuha ko rin lang to nung naglakihan na yung mga lots ko. Hiniwalay ko na yung mga jumbo. Kasi sayang eh. No? Alam naman natin na by the end of the day, sila din yung magiging ano natin, breeding natin. Ito naman yung ating worm. So, ayun, hihiwalay natin yung mga parang alien. Ay, may mga beetle na yung alaga ko. Ayun, may mga beetles na. Ayun, no? So, hihiwalay mo natin yung mga par alien. Ayun, no? Yan, alien. Hibalin natin. No? Ito mga beetle na to. Magmimate yung mga yan. Tapos, mangingitlog na naman. So, ito, hihiwalay na natin itong mga to. Ito. Ito. Mga beetles. Ito, malapit na maging beetle. Oh. So, ganyan lang guys. Ang circulation. No? Ayun, no? Alien. No? Makikita nyo. Yan, no? Ayun, mag-focus. No? Ibalay natin bago tayo maglinis. Dami na naman. So, itong mga mealworms natin, para sa mga medyo malaki ko ng laga na. So, paano linisin to? Papakita natin sa inyo. Tanggalin mo natin yung mga, yan o, may mga molds na. So, kailangan palitan na. Isa sa mga technique guys, mga master natin dyan o, huwag tayong maglalagay ng gulay na medyo basa. Kasi sayang yung bedding sila. Ay, nagkaka-molds na. Sayang yung oatmeal, no? Sarap pa naman yan. Oatmeal ang ginagamit natin para healthy sila. Ayan, so, simple lang. Masasalain lang natin ba. Nabili ako dyan sa tabi-tabi eh. Na pangsala. 30 pesos. No, siguro pwede na rin yun. Ala, dumami. Ayan. Meron pa ba? Ayun. Dami nila. So, magsisimula naman tayong magparami ng mealworms. Uy, sumama. Medyo scavenger yan, ha? So, ito yung pangsala natin, mga master dyan, no? Okay, salain lang natin para maging bago na yung bedding sila. Ayan, ang dumi, oh. Oh, puro molds. Daily gates na yan. Okay lang yan, no? Ang titigas ng laman nito mga bulati na to. Pwede rin titigas niyan. Yung taranto lang, ano nga, bagong mold. Naku, huwag yung pakakainin yan. Kawawa. Bigyan nyo muna ng lots kahit maliit. May diet nyo muna. Bago nyo bigyan nyo. Okay ba? Ano ba mga master? Masa hindi tayo expert sa mga to. Ah, nakikita ko rin sa mga tutorial dyan sa ano. Sa video-video, no?
Okay, ang lulusog nila, ang tataba. Tapos, guys, huwag nyong ipapag napansin yung mga alaga nyo is nagmumold na, malapit na magmold. Huwag nyong bibigyan nito, nako, delegates. Kasi matatapang itong mga mealworms na ito eh. Yung alaga nyo pag medyo malalambot yung laman nun, sila pa ang baka kainin. Okay lang sana yung lats. Yung lats kasi hindi naman masyadong savage yung mga yun, no. Yung dami nating mga bagong ano. Yun pa, isa pa. Okay, madami na naman tayong magiging... Ito after nito, siguro after 2 weeks, itong mga alien form na to. No? Ito yung mga magiging beetles. O beetle. No? After 2 weeks again, yung beetle na yun. Yun na, siyempre magiging adult na sila. Mag-be-mate. Mangingitlog uli ng super liliit na mga mealworms. Okay na. Eh, parang mali ako ah. Parang mali ah. Kasi kailangan dito sila. Parang mali. Okay, ang dami nila. Okay. So, ano nga ba ang dapat natin gawin? May sumasama pa. Uy, ito na dyan. Okay, napaka-useful. Mga pangsala. After nyan, gamitin nyo sa pagkain. De, joke lang na. So, itong gagamitin natin. Oatmeal. Mas mura kasi yung medyo malaki. No? Pero ito, nasa 12 pesos yata nung nabili ko. Bigas. Bigas nito ah. At yun ito. Ayan. Okay, yan. Bago na naman ang kanilang beddings. Yan, siguro dalawa. No? Mas okay kung ano. Kasi may ilig mag-borrow itong mga to. Basta guys, ang technique. Healthy ang pagkain nyo. Healthy ang feeders nyo. Healthy rin yung tarantula nyo. Yan, magbabaro yung mga yan. No? Kakain na yung mga yan. Siyempre, ibigyan nyo ng mga fresh na gulay. Yan. Okay ba tayo dyan mga master? Sana po meron tayong natutunan sa video na to. No? Alagaan nyo ang ating mga tarantula. No? At the end, mas mag-i-enjoy kayo pag sila medyo lumalaking healthy. Thank you guys. Bye.